You know, Moto Huge, discover your purpose. So ito yung bagong 2020 model ng R15. Good morning! What's up? Moto Huge is here. So right now, pupunta tayo ngayon sa Marilaki. At kung nagtataka kayo kung iba ang gamit nating motor ngayon, mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari sa sniper natin. Pero sa ngayon, enjoy muna natin ang view ng Marilaki. Sobrang ganda ng daan dito at ang sarap ng simoy ng hangin. Kita niyo naman, di ba? Kaya ito ay binabalik-balikan ng mga riders. Uy, grabe naman yun, sir. Oh, oh. Mga bendy, grabe. Di pa natin yung kaya eh. Oh. Grabe, solid. Dupet. So ngayon, sasabihin ko na kung anong nangyari sa ating sniper or ipapakita ko na lang gamit ang video na ginawa natin. So malalaman nyo kung bakit hindi na natin siya ginagamit or hindi na natin siya magagamit. So ayun, let's go! So what's up, Moto Huge is here. So right now, ito yung pinakamahirap o nakakalungkot na content na gagawin natin dahil last day na natin makasama itong ating sniper. Sobrang hirap, sobrang nakakalungkot, pero kailangan natin gawin for the big opportunity. Sobrang dami na nating na-experience and napuntahan using this motorcycle. And dito rin tayo nagsimula mag-vlog. Kaya ako to ginawa ang content na to upang mamaalam at magpasalamat sa halos 2 years plus na nating nakasama ang sniper natin. Dahil ihatid na natin siya sa bibile ng ating motor. Habang palapit ng palapit ang ating pupuntahan, pabigat ng pabigat ang aking nararamdaman. Sa bawat silindador na aking pipigayin, ito naman ang bigat ng aking nararamdaman. Sa kadahilanan na rin na marami na tayong memories using these motorcycles. Ngunit ganun pa man, kailangan nating bitawan ng isang bagay upang mag-grow tayo as a person. So malapit na nga tayo sa ating pupuntahan. Ngunit habang palapit ng palapit, palungkot ng palungkot naman ang ating nararamdaman. Hopefully, ingatan ka ng susunod mong may-ari, Blacksky. So ayun nga, ganun ang nangyari sa ating sniper. Nakakalungkot, pero kailangan natin tanggapin for the big opportunity. So kakain muna tayo dito sa BNK and magpreperma tayo ng tracing or tracking para sa mga kumakain. Habang naglalakad kami ni ate papunta sa upuan ko, may bigla akong napansin nakakaiba. Tingnan natin kung ano to. So ayun, papalapit na ako. Yung Moto Huge, yun, ayan yung sticker natin. So, pag nakita nyo ako, ibigyan ko kayo ng sticker natin. So, ngayon, kakain muna tayo at i-check natin kung masarap ba ang pagkain dito. Yun, ang sarap ng pagkain dito at affordable. So, ayan, check natin yung sticker natin. Yun, Moto Huge. Yun, tapos na tayo kumain at yun, i-review na natin ang ating bagong motor. Kung maganda ba yung handling, yung specs, and quick review lang naman ang gagawin natin. You know, Moto Huge, discover your purpose. So ito yung bagong 2020 model ng R15. Sobrang ganda niya kasi black
and blue siya. And 155cc rin to. And maganda yung flarings niya kasi glossy, kitang-kita mo yung kulay na nangingibabaw. And ang size ng gulong neto sa harap is 100x80. Naka-slipper clutch na rin pala to, kaya sobrang smooth ang pag-transition ng shifting ng gear neto. Ang overlength pala neto is 1,990mm and width neto 725mm and ang height neto is 1,135mm. Size naman ng gulong neto sa likod is 140x70. Makapal siya kaya ang sarap i-banking. Ang engine type naman neto is naka-liquid cooled 4-stroke single overhead cam kaya napakatipid sa gas. Kit height niya is 815mm and naka-pulley digital na rin siya. And lalabas siya high body, di ba? Solid, ganda. Habang nagre-review ako, may nakita akong asong kulito. So ngayon, titignan natin kung yung performance ng R15. Tsaka ito yung nga pala yung odometer, neutral, tapos yung temperature, tsaka yung check engine noons na nagkaroon ng problema. Ito yung signal light. Ayan o, signal light. Ito yung high beam. Ayan, high beam. Ito yung button to palit. Ayan o, trip 1, trip 2. Ayan, ito yung time. 9 AM na ngayon. So, itetest natin to yung performance ng R15. Kung maganda ba. So, ayan, tara, let's go. Napansin ko lang dito habang ginagamit ko tong motor na to is nakakangalay, nakakapagod. Dahil na rin pala dito sa riding position niya na naka-aerodynamics para yung hangin is hindi nag-agency. Napakabilis mo lang once na nakayuko ka kasi naka-aerodynamics ka. Pero ayun nga lang, disadvantage niya ito is nakakapagod at nakakangalay and masakit sa likod. Pero habang tumatagal, mas sanay na rin ang katawan mo kasi sobrang ganda ng handling nito. Napaka-smooth lang, ang sarap i-banking. Pero mga nagtatanong kung mahirap ba to singit-singit sa mga traffic, so i-check natin yan. So, tingnan nyo to. Kung mapapansin nyo, napaka-smooth ng handling neto, kaya hindi ka mamumblema kahit mahaba ang traffic katulad neto. So, ito naman ang itsura ng motor natin paggabi. So, before we end, may kunting encouragement lang ako para sa inyo na God has a great plan to your life, na huwag kang sumuko na abutin ang iyong pangarap. I believe one day maabot mo yun. Magtiwala ka lang sa may kapal, sipag at tiyaga at mananalig sa kanya ang tanging sandata upang maabot mo ang iyong pangarap sa buhay. Never give up to pursue your dreams. So, that's it. Kung nagustuhan nyo man yung video natin for today, just like and click the subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong video natin. So ayun nga no, maraming salamat ulit. So peace out!